Hi, good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder management based on my psychology background and cognitive behavior therapy certificate from Australia. Okay, so siguro dalawa yung itatackle ko kasi may nag-message sa akin. Maganda yung tanong niya eh. Una yung tanong niya, mamaya na yung, ano, yung part 2 dun sa meditation na ginawa ko last video. Kasi actually kaya naputol yun, nag-overheat yung phone. Sabi niya, ang init na daw. So, kaya siya namatay automatic. Okay, gusto ko muna sagutin yung isang tanong nung, ano, nung yun, kasi hindi ko pa na-cover yun sa video eh, no? Ang tanong niya, yung distraction ba ay okay lang? No? Yung i-distract mo yung sarili mo sa pag-iisip, no? Kunyari, di ba, nag-negative thought ka, tapos dinistract mo, limbawa, nanood ka ng TV, o kaya nagbasa ka, o kaya whatever, no? In fact, kahit yung iba nag-alcohol, yung nagiging alcoholic, kasi ninanumb sila ng alcohol, kaya nawawala yung anxiety nila eh. Kasi everything is chemicals eh, di ba? So kapag nagulat ka, automatic maglalabas ka ng adrenaline. Pag nakita ka ng manggang hilaw na napaka-asim at may masarap na bagoong, chemicals din yun, maglalaway ka, no? Kasi ganun talaga yung katawan natin. Lahat yan chemicals, no? Kaya lumalabas. So, kung gusto mo maging masaya, after mag-exercise, nagkakaroon ka ng happy feeling. Kasi yung mga serotonin yan, no? Mga ganun. Dopamine, mga ganun. Kung excited ka naman or pagising mo sa umaga, medyo mataas yung adrenaline mo kasi kailangan mong gumising sa umaga eh. So, normal yun. Ang katawan, nagigisingin niya yung tao. So, kailangan niya ng konting adrenaline. So, maglalagay siya ng adrenaline. So, lahat yan, chemicals, okay? So, sabi niya, so, paano yon? Pwede ba akong maggamitin yung distraction? I-distract ko yung sarili ko? Kunyari, yun nga, sinasabi ko sa'yo, panic attack siya, ang ginawa niya, naglaro siya ng basketball, siguro, para i-distract yung sarili niya. Kasi ang kagandahan sa basketball, nilalabas mo yung adrenaline mo eh. Nakatulong sa katawan yun kapag nire-release mo yung energy eh. Kasi kapag tayo, nagkaroon ng anxiety attack, panic attack, kasi hindi ka gumagalaw, parang, kasi although may fight, flight, freeze response, no? Sometimes may freeze, so yung energy mo nandyan lang para hindi lumalabas. Kaya yung ibang mga hayop, sinishake nila after. Kunwari, inabol sila ng oso, o ng lion, tiger. Pagkatapos, kung maninigas silang ganyan, kunwari, yung possum, no? Yung hayop na possum na yun, naninigas yun, kala mo patay siya. Pero natural lang yung katawan yun para i-protect yung sarili niya. Para akala tuloy nung predator niya, patay na siya. Eh, minsan nakakawala ng gana yun pag patay yung, ano, yung prey mo. So, kaya yun, again, lahat yung nangyayari sa katawan natin is to save our body, no, from danger or from death. Kaya nangyayari yung mga simptomas na yan. Kasi na-trigger nga eh. Natakot ka, so yung katawan mo, it's either magpa-fight, flight, freeze response. Ngayon, yun na nga, sasabihin natin, ano siya, kunyari, anxious talaga siya, no? Nagkakaroon siya ng negative thought. Ang ginawa niya, nag-basketball siya. Na-release niya dun yung energy niya, lumabas. Kung ang pag distraction lang, yung pag pag-iwas mo, no? Dinidistract mo lang yung sarili mo para makaiwas sa mga simptomas, hindi mag-work 'yon. Tabako. hindi mag-work 'yon. Kasi alam niyo bakit? Magpapaulit-ulit 'yan. Magpapaulit-ulit 'yan. Una kasi, 'di ba nga doon sa mga unang-unang videos ko, yung mga 1 to 10 videos, pinag-usapan natin 'yan doon yung fear, bewilderment, saka sensitize, 'di ba? So, hangga't may fear at bewilderment ka, hindi mo mamamanage ang anxiety disorder. Oh, hindi mo maintindihan dito sa video 'yan, kaya sinasabi ko sa inyo lagi, panoorin niyo yung video mula 1 hanggang sa kasalukuyan and you don't skip. Kasi pag hindi niyo maintindihan 'tong mga sinasabi ko ngayon, kasi kung sasabihin ko lahat yung video 1 mula ngayon, dito sa video lang na 'to, eh mauubusan kayo ng battery sa telepono. Okay? So, kung hindi mo naisip 'yon, wala, magpapaulit-ulit lang yung inyong simptomas. Kasi maglalabas at maglalabas kayo ng fight, flight, freeze response eh. Siyempre, naglabas kayo ng fear, na trigger yon, maglalabas kayo ng adrenaline. So, paulit-ulit yun. No? Paulit-ulit lang. Ngayon,
ngayon kunyari alam mo na, no? Alam mo na na it's just anxiety symptoms. Anxiety, fight, flight, freeze response lang talaga ng katawan yun, halimbawa. Alam mo na talaga, there is acceptance. Kasi di ba nasabi ko na sa mga videos ko yun na there is acceptance. Anxiety lang to, itong mga simptomas ko, yung mga paninigas ko, yung mga pagkahilo ko, yung palpitation ko, yung hirap ko sa paghinga, yung ano pa ba, yung feeling na impending doom, yung parang mamatay ka na talaga o mababaliw ka, eh lahat yon, kung may anxiety disorder kaya diagnose kayo, it's just anxiety disorder. And you are not in danger, kasi yung katawan natin ginawa siya para mag-react, no, sa danger. Kasi bakit? Para iligtas tayo, para hindi tayo mamatay. Okay? Halimbawa, gaya, nagda-drive ako, biglang may, kunyari, biglang kinat ako, hindi ka mabangga. So, lalabas yung adrenaline ko para mabilis yung reaction ko dun sa, na hindi ako mabangga. Ganun yung mangyayari. So, natural yung katawan ko na dapat ilabas niya yun para maproteksyonan ako. Okay? Kaso ang problema nga natin, wala naman tayo sa danger at perceived lang, ibig sabihin, inisip lang natin na nasa danger tayo at kinastrophize pa natin, no? Yung pinalala pa natin talaga na, wala, ito na yun, mamatay na talaga ako, ito na yun. Mas lalo yan tumitindi, yung adrenaline mo, yung mga chemicals mo dyan, okay? So, ganun. Okay? So, ang kailangan nyo lang gawin, kapag there is acceptance already, at meron kayong acceptance at, sorry, na-distract ako dun kasi may pinakita sa akin placard. Accepted nyo na at alam nyo na kung ano yung anxiety disorder. Pag dumating na yun yung mga simptomas, kasi alam nyo guys, hindi man pwede mawala ang anxiety. Tandaan nyo, hindi mawala. You just manage it, no? Hindi mawala yan. Imposible. Alam nyo bakit pag nawala yan? Pag nawala yan, mamatay kayo. Mamatay tayo lahat. Yung sangkatauhan, mamamatay. Mawawala sa mundo pag nawala yung anxiety, nawala ang anxiety natin. Okay? So, actually kasi anxiety that makes us successful, no? Kasi isipin natin, naku, nakakatakot naman, ano, hindi ako mag-aral, hindi ako magtrabaho na maayos, baka mawala lang ang trabaho. Hindi, kailangan pagbutihan ko talaga yung trabaho ko, yung pag-aaral ko para hindi ako maghirap. So, that is anxiety. So, that helps us. No? Pag inalis mo yan, wala. Eh, yun nga lang, extreme tayo kasi minsan lumalabas na talaga yung simptomas na grabe na yung nervous mo talaga, yung ganun. Pero dun sa mga performers, sila Lea Salonga, Regine Velasquez, normal na sa kanila yung may anxiety, pero they call it good anxiety kasi that makes you alive, no? Excited. Magpa-perform ka eh. Alam mo yon, yung kasal mo, excited ka. Anxiety yun actually, sa totoo lang. Pero kasi kasal yun. Alam mo maganda siya nangyayari. But in reality, pareho lang yun. Yung nervous mo tsaka yung pakiramdam mo na ikakasal ka, it's the same. It's exactly the same. It's the same chemicals. So ngayon, balik tayo dun sa ano ba, sir? Tama ba yung i-distract ko lang yung sarili ko? Or loko tong sasakyan na to, kinakat ako. So, i-distract? Well, kapag dinistract mo at ginamit mo siyang defense, no? At hindi mo naiintindihan, hindi magtatagal yun. Hindi lasting. Kasi paulit-ulit, una, nag-basketball ka, okay, nag-feel good ka kasi nag-basketball ka, naglabas ka dyan ng mga happy hormones. Pero pag nawala na yung happy hormones na yon at nag-negative thought ka ulit, boom, babalik na naman, matitrigger na naman yung anxiety symptoms mo. Okay? But, yung sinasabi ko naman halimbawa na huwag kang mag-negative thought, huwag kang mag-catastrophic thought, yun, because you are understanding na kapag nag-negative thought ka, nag-catastrophize ka, lalabas at lalabas lang yung mga simptomas mo. So what do you do? So ang gagawin mo, pwede po gamitin doon yung i-distract mo muna yung sarili mo. Ibig sabihin, kunyari, pag-gising mo pa lang sa umaga, masok ko sa banyo, nag-negative ka, rumination ka. Sabi mo, ay, nag-negative thought na naman ako, nag-ruminate na naman ako, puro negative, lalabas na naman symptoms ko. Dahil alam mo na yon at tanggap mo na, i-distract mo na ngayon yung sarili mo. How do you do that? Well, isipin mo na, ano ba yung gagawin ko today? Sige, kailangan ko na isulat yung mga gagawin ko today. Isipin ko, ano ba lulutuin ko today? Okay? O ano ba gagawin ko sa anak ko? Tuturuan ko ba siya? Ano ba yun? So, kumbaga, inaalis mo na yung sarili mo dun sa pag-iisip ng negative thoughts at catastrophic thoughts. Kasi nga, alam mo na kapag nag-negative thought ka at catastrophic thought ka,
maglalabas yung iyong fight, flight, freeze response ng katawan mo. So you see, magkaiba yung dinidistract mo lang yung sarili mo by knowing, no, na kapag nag-negative thought ka, nag-ruminate ka, nag-catastrophic thought ka, ilalabas yung mga simptoma. So, dinidistract mo lang in such a way na, ah, okay, anxiety lang to, huwag ko nang pansinin. Ganon. Parang, okay, hindi ko na siya papansinin. Pero alam mong nandun siya. Hindi ko siya papansinin kasi anxiety lang yan eh. Paulit-ulit lang, hindi ko na papansinin yan. Unlike yung sinasabi mong tanong na yung isang, yung ide-distract mo yung sarili mo, yung sasabi mo, ay, wala to. Hindi, iiwasan ko to. Ang gagawin ko, para hindi ko siya maisip, magbabasketball ako. Para hindi ko siya maisip, manonood ako ng sine, or I don't know, kung ano man yung pang distract mo sa sarili mo. Magkaibang-magkaiba yon. Magkaibang-magkaiba. Kasi dun sa sinasabi ko na mag-distract mo yung sarili mo na mag-isip ka na, kasi alam mo ang anxiety yan eh. Ganyan talaga yan. So, huwag mo na pag-isipang maigi. Taka na sa ibang mga kailangan mong pag-isipan, like mga gagawin mo, yung future mo, kung whatever. Pero mag-ingat din ha, kasi baka pwede kayo ma-depress kung nag-iisip ka masyado ng too much yung future. Okay? So, anong ilang minuto na ba tayo? Okay lang ba sa inyo mga habang video or gusto nyo mamikli-ikli lang? 11 minutes. Sige, gawin natin 15 minutes. I-try kong ibalik naman yung part 2 dun sa meditation. Okay, di ba last time sabi ko sa inyo, very effective yung meditation na yun. No? Scientific. Pero nakakatamad kasi gawin eh. Alam nyo, ako, although ako, pag-iisip ko sa umaga, meditation ko kasi pagdadasal eh. Okay? It will take time yung mga inhale, exhale ka, tapos dadasal ka. Lord, salamat sa mga blessings. Iisa-isa ko yung mga blessings ko. Halimbawa, Aba, Lord, thank you na nakagraduate ako ng college. Sorry ha, pero sa personal ko lang to, ayos naman yung pamilya ko, may kotse ako, maganda yung trabaho ko, yung mga ganun, no? So, yung gratefulness na yun, kasi pag grateful ka, naglalabas din ng magandang chemicals sa katawan mo, no? And that makes you happy. So, now, gawin natin yung meditation na sinasabi ko. Kung hindi kayo nadadasal, the idea kasi, ang meditation, ginagawa yan kasi para alisin mo yung utak mo dun sa mga negative thoughts at mga catastrophic thoughts. Okay? So, ang gagawin mo lang, kasi usually nga, yan yung nagpapatrigger ng simptomas eh. So, ang gagawin mo, itigil mo. Itigil mo mag-isip. Minsan, ang hirap itigil. So, ang gagawin mo, kailangan dalhin mo yung katawan mo doon sa yung mode na yun, nadali mo yung katawan mo sa mode na relax. Kasi, sabi ko nga doon sa nakaraang video ko, hindi lang sa utak nang gagaling, no? Yung maaring good feeling or bad feeling na may isip mo, no? It could also come from your body. Kunyari, yun nga, yung may eksperimento, yung sabi ko nga doon, yung nakangiti, pag nakangiti ka, try nyo lahat ngayon, ngumiti kayo. Biglang kayo, ngayon, ganito. Ngiti ka. Ang taba ko talaga. Ngiti ka. Yung pagngiti mo na yon, you feel good already. Okay? Kita nyo, wala kang iniisip, but ngumiti ka, automatic, yung katawan mo follows, you feel good. Pag sumimangot ka ngayon, yung talagang galit ka, sumimangot ka, that your body follows also, yung feeling mo, pangit na yan. Diba? So ngayon, yung meditation na yun, yung katawan mo yung nagmamanipulate ngayon sa brain mo. Kasi dalawa yan eh, pwedeng yung brain, gawin niya sa katawan niya. Diba, mag-isip ako ng mangga, mangangasim ako. So nag-isip ako, nag-react yung katawan ko. Ngayon, yung behavior ko, may gagawin ako sa katawan ko, yung brain ko will follow. Yun nga, yung sa meditation. So ngayon, try na natin yung meditation na. Sundan niyo ako ha. Mag-isa ako ha, wala na akong pakialam sa inyo ang gagawin ko. Gagawin ko sa sarili ko, okay? Mag-i-inhale ako. Inhale pa ulit. Hold ko. Na matagal. Exhale ko na matagal.
mas matagal na exhale, mas nakaka-relax. Ayun, na-relax ako. Okay? So, yun, no? Then, ang gagawin natin, oh, follow me, ha? Follow me, yung sasabihin ko sa inyo. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, mas matagal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry ako, mas matagal kasi matagal ako huminga. Depende sa inyo yun kung paano. Yung mabagal lang. Mag-inhale kayo hanggat kaya nyo. Isang inhale, pangalawang inhale. Dalawa dapat. Okay, dalawang inhale dapat gagawin nyo. Hold, yung pinakamatagal nyo na hold. Tapos exhale, mas pinakamatagal. Kaya pa konti-konti yung hangin talaga. Okay? Ganon ang gagawin nyo. Kapag nahilo kayo, ibig sabihin, marami kayong oxygen. Normal lang yun. Hindi tumigil kayo. Ganon lang kasimple. Huwag masyadong i-pressure yung sarili. Okay lang yun. Take your time. Okay? So ngayon, ang gagawin ko, you follow what I say. Ang hirap kasi, nag-drive ako to, sa video pa. Sige, gagawin natin ganito. Relax. Okay, umupo kayo ng komportable. Tanggalin niyo yung stress niyo sa katawan. Kung may tension kayo sa mga muscles niyo, bigain niyo 'yon. Halimbawa, yung shoulder niyo kung maraming tension, ang gagawin niyo, i-squeeze niyo palalo. Ganyan. Todo niyo. Ganyan, todo niyo. Ganyan, todo niyo, squeeze niyo maigi. Tapos release dahan-dahan. Yan oh. Kung nasaan yung mga tension, itodo niyo lalo. Okay? Todo niyo lalo tapos i-release niyo. So you'll feel relaxed. Okay? So tandaan niyo ha, at this time dapat naka-focus na kayo dun sa sinasabi ko. Bakit? Kasi ang intention natin is mawala kayo dun sa mga negative thought niyo. Kasi kung nag-iisip kayo ng negative thought, 'di ba? Wala, sasabi mo nga, ginagawa natin 'to. Wala, nahihilo ko, wala. Eh nag-negative thought man kayo, mahirapan na naman kayo. Wala namang namatay na tao sa paggawa nito eh. Okay? Actually maganda sa katawan yung inhaling, exhaling, okay? Huwag lang mabilis kasi kung mabilis, may hilo kayo. Okay? So, now, relax. In a relaxed mode. Inhale. Pakiramdaman ninyo yung hangin na pumapasok doon sa inyong ilong at sa inyong throat. Nararamdaman ninyo yun. And then, ibuga yung hangin na warm. Pakiramdaman nyo yung maigi yung hangin na warm. Ang hirap gawin. Gawa na lang ako ng another video for that. Pero the idea is ganun. Pero gets nyo, ang idea lang is, mawala kayo dun sa, nirapan ako kasi I'm driving and all, siguro gagawa na ng video yung para talaga ako nag-meditate. And then you follow me. No? Ang hirap kasi parang, anyways, basta nahirapan ako. So, basta ang idea is, kapag ginawa niyo pa ulit-ulit, yung pinapakala... Oh, ganito na lang yung idea, para alam niyo. Kapag kung naging exhale kayo, ang focus niyo lang nandun sa hininga niyo. Yung hangin mula sa pagpasok ng ilong, hanggang sa nararamdaman niyo yung... Sa likod ng lalamunan niyo, may hangin na papasok dyan eh. Kasi yung hold mo. Nakafocus na kayo dun sa hangin. Pag in-exhale mo sa kanya, yung mainit na hangin naman, lalabas sa bibig. So doon lang yung focus ha, wala kayong pag-iisipang iba, wala kayong isipin na, hala nahilo ko, hala yung gagawin ko mamaya, lalaba. Wala, kasi nga, ang pinapractice nga natin dito, is yung brain ninyo, yung malikot ninyong brain, papakalmahin natin, hoy, huwag ka mag-isip ng mga kung ano, steady ka lang sa hininga, doon ka lang mag-focus, kasi pwede mong kontrolin yun. Diyan ka lang mag-focus sa hininga mo, pag ginawa mo yan, mga kunyari, sabihin natin 10 to 15 minutes every day. Alam nyo ba ang ganda ng epekto sa katawan kapag nagme-meditate? At ang nangyayari niyan, yung inyong anong parte ng brain yung fear, yung amygdala, yung basta may parte doon, I'm not sure ha, kasi okay, I'm not sure, lumiliit yung fear center. Ayun, yun na lang. Yung fear center lumiliit at yung inyong positive, yung calm
part of the brain lumalaki. Kasi ngayon, nahirapan tayong tanggalin yung mga negativity natin, yung anxiety disorder. Alam nyo bakit? Lalo na doon sa mga taong taon na na meron, ang laki-laki na nung fear center nila sa brain, na konting gulat lang, boom! Anxiety agad sila. Okay? Kasi masyado nang yung neuroplasticity na sinasabi ko, yun yun, no? Scientific yung neuroplasticity na yan. Kaya pag ginamit mo man everyday yung pagiging positive, lumiliit ngayon yung fear center at yung positive center mo lumalaki. So, konting stimulus lang or stimuli ng maganda. Kunyari, ay, ang ganda naman ng green na kulay. Nagiging positive. Kahit kung ano-ano yung papansin mo, you become positive, no? Kasi mas sinasanay ng katawan mo na gamitin yung positive center ng brain mo than yung fear center. Gets niyo? Okay? Kaya di ba may mga tao na hindi na sila nag-iisip? Kunyari yung mga factory worker, katawan na lang kasi talagang hindi na nag-iisip yun. Muscle memory na lang yun, no? Ganon. So, ganon din tayo. Kasi nung ilang taon na tayong merong anxiety disorder, ginagamit natin lagi na la, ganon. So, yun. Okay? Pasensya na kayo. Gawa na ako ng meditation na ano. Ang tagal kong hindi nagkape. Ngayon ako magkakape. Pero alam ko na nervousin ako mamaya. Pero, hindi ako mag-struggle kasi tatanggapin ko na dahil sa kape yun. Okay? Dahil sa kape yun. Pwede ako mag-struggle actually at one point na teka lang, uy, baka mag-heart attack na ako, parang iba na to. Pero babalik lang ako doon sa hindi, kasi uminom ka ng kape. Alam mo naman, tuwing iinom ka ng kape, nangyayari sa iyo. So yung pakiramdam nandun, yung kasi nagkape ka nga, hindi naman mawala yun kahit mag-isip ka na maganda eh. Hayaan ko lang. Hindi, hayaan ko lang siya dyan, bahala ka dyan. Okay? Kaya kasi may mga tao dyan nagtatanong, kailangan daw mawala yung pakiramdam. Hindi, nagkape ka nga eh. O kaya, nag-isip ka ng danger, so nag-fight, freeze ka, lumabas yung symptoms ng katawan mo. So, pag ganun, di ba, parang katangahan naman yun, na nilabas mo yung adrenaline mo, tapos tatanggalin mo, inilabas mo nga. It will take time para lumabas, okay? Anong ilang minuto na? Malabo, mata ko sa far-sighted kasi ako eh. Okay, anyways, I hope may natutunan kayo kahit paano sa video. O again ha, basta ang takeaway lang dito is that, yung meditation na yon, kailangan mawala yung utak mo sa pag-iisip ng negative thoughts. Kaya ka nagme-meditate. Yun yung pinakarason nun, nakafocus ka lang sa hininga mo. Okay? Halimbawa, kung nagsashower ka, mag-focus ka lang sa shower mo, huwag ka na mag-isip ng negative thoughts. Halimbawa, ngayon, nagsashower ako ngayon. Usually tayo pag shower, hala, baka nagpapanik, baka mamaya magpanik at ako dun sa pupuntahan ko lugar. Hala, tapos hindi ako komportable. Eh sa pag-iisip mo pa lang na yan, hindi ka pa nga nakakaalis, tumalabas na yung adrenaline mo. Okay, yung mga sintomas lalabas na. So ngayon, kung nagsha-shower ka, yung mindfulness na tinatawag, when you take a shower, talagang yung utak mo dapat nasa shower lang. Halimbawa, okay, bubuksan ko yung gripo, ay tubig, malamig ba o mainit? Okay? Kung yung iba sa inyo may hot shower, di, pakiramdaman nyo. Doon lang, huwag kayo magsasabi ng, anong gagawin ko mamaya? Hala ba, magpanik at ako? Hindi, focus ka lang doon sa ginagawa mo. Ay, sarap ng tubig, malamig. Ay, masyadong malamig, titimplayin ko to, gagawin ko mainit ng konti. Ayan, ang sarap. So ngayon, ito na, tumatama na sa ulo ko yung tubig. Wow, ang sarap naman. Ayan, nalilinis na yung buhok ko. Okay? Focus on what you're doing. That is mindfulness. You see, hindi ka nag-iisip ng mga anong gagawin ko mamaya, baka magpanic attack ako mamaya, baka sa grocery ako, baka doon ako sumpungin, baka. So, yun ang mindfulness, kaya effective siya. Kahit anong ginagawa nyo, ha, be conscious. Kunyari, ako limbawa ngayon, nagda-drive ako, ngayon, hindi ako mag-iisip ng mga negative thought. Ang iisipin ko, umuulan, ang ganda ng mga puno na yun, oh, mga green. Ayun, may gasolinahan doon, okay. Yung mga sasakyan na to, buti hindi sila mabilis. Ay, yung aking windshield, ay yung wiper ko, magalaw, ganyan. Oh, may nag-overtake sa akin yung sasakyan, ganyan. Kung nasaan ako, yun lang yung ginagawa ko. That is mindfulness. Hindi yung nagda-drive ako, pero ang iniisip ko, hala, baka pagdating ko doon sa pupunta ako, magpapanik at ako. Paano ko ang gagawin ko? Wala. Ngayong nagda-drive ka pa lang, nagpapanik ka na. Gets? Oh, very important lesson yan, ha? Yung isa kaninang tanong, yung sa distraction, huwag niyong gagamitin yung i-distract na yung sarili ninyo kasi gusto niyong iwasan.
the idea is kaibiganin ninyo yung inyong anxiety. Kasi alam nyo ba, mahal na mahal kayo ng inyong anxiety symptoms. Alam nyo bakit? In reality, sa science, kaya niya ginagawa yan, kaya niya pinapalabas yung mga symptoms ninyo, kasi ayaw niya kayong mamatay. Nililigtas niya kayo sa kapahamakan. Pero ang problema niyo kasi, yung utak niyo tsaka yung katawan niyo, nasanay na, nakala niya ang katawan niyo at utak niyo, nasa danger na siya. Tingnan niyo, araw-araw, wala naman kayo sa danger, pero nararamdaman niyo pa rin. Kasi ganun ka-powerful yung brain. Okay? So again, ang anxiety symptoms ay hindi kalaban. Okay? Kaibigan niyo yan. In fact, mahal niya kayo na ayaw niya kayong mamatay. Tindihan niyo? Okay, ganun lang yun. Tsaka kung delikado yan, edi sana lahat na ng mga taong nagulat at lumabas yung kanilang adrenaline, kanilang stress hormones, edi namatay na lahat. Diba? Hindi nga eh. Okay? So, I hope may natutunan kayo. Tsaka, yung mga nagme-message sa akin, guys, hindi po ako nagmagawa ng mga private counseling. Itong, huwag kayong magdamot. Kasi itong video ko, ginagawa ko para sa lahat. Okay, huwag kayong magtampo sa akin kasi hindi naman ako nagpa-practice. Pasalamat na nga kayo kasi gumagawa ako ng video, nag-i-effort ng ganito. I-judge nyo pa ba ako na hindi ko kayo sinasagot sa mga messages ko? Ano ba yan? Too much naman. Una may bayad ba kayo sa akin? Hindi ba kayo nagbabayad sa akin eh? Bakit kayo makademand naman kayo sa akin? Pasalamat na nga kayo, may ginagawa akong video at ginagawa ko kayo ng ano, di ba? Kasi may mga iba tao, ang haarte, yung ako pa yung susuyo. Parang tanga, di ba? Sorry ha, taba ako talaga kinis. Anyways, pagpasensya na. Eh kung ayaw niya, di wag. Hindi yung mga taong gustong kailangan ng tulong, di sila. Hindi naman lahat ako. Hindi ko naman kayo kailangan, i-please eh. Di ba? O di mag-negative kayo. Ang gusto niyo mag-negative, pagkatao niyo yun. Problema niyo yun, okay? Bro mo, yung ako, tumutulong na, may sasabihin pa kayong masama. Saka, ano klase, reflect mo sarili mo yun kasi baka yan yung nagdadala rin sa'yo ng anxiety tsaka depression. Kaya ayaw rin sa'yo ng mga tao kasi ganyan ka mag-isip. Anyways, okay? Thank you guys for watching. You subscribe, you share the video kasi nakakatuwa rin yung ibang mga tao na positive na oy, ano, Sir Jeremy, alam mo ba, sinare ko yung mga video, tuwan-tuwa sila na wala rin yung anxiety nila kasi nandindihan na nila. Yeah, okay? Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.